ladies and gentlemen, acknowledging the arrival of Honorable Sara Zimmerman Duterte, Vice President, Republic of the Philippines, and Secretary of the Department of Education, accompanied by the Chief Public Attorney, Dr. Persida V. Rueda Acosta, DSD. Ladies and gentlemen, the Vice President of the Republic of the Philippines and Secretary of the Department of Education, Honorable Sara Z. Duterte. Thank you. Please take your seats. Maraming salamat, mga kababayan. Ladies and gentlemen, assalamualaikum, madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Unahin ko po muna ang aking mga pagpapasalamat. Nagpapasalamat po ako sa Public Attorney's Office sa pagkakataon na ito na ibinigay niyo sa akin na makapagbigay ng mensahe ng pagpapasalamat sa inyong lahat. Pangalawa po, ay ang aking personal po na pagpapasalamat sa inyong lahat sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo sa akin nung nakaraang eleksyon noong May 2022. Maraming salamat sa inyong lahat. At ang pangatlo pong pagpapasalamat ay pinapaabot po ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagpapasalamat sa inyong suporta sa kanyang 8-point socio-economic agenda para sa bagong Pilipinas. At ang huling pagpapasalamat galing po sa aming pamilya, ang pamilya Duterte, napakalaki ng utang na loob namin sa inyong lahat, mga kababayan namin, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa amin na makapaglingkod sa ating pamahalaan. Malaki po ang suporta na ibinigay ninyo sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Nagpapasalamat po kami sa 6 na taon na suporta ninyo sa kanya. Bago ko po ibigay yung mensahe ng pagpapasalamat, ay meron lang po akong ikwentong konti sa inyo sa aking karanasan sa Public Attorney's Office. Kung hindi niyo na po alam, lagi ko pong sinasabi ito sa mga POW events, na ang unang-unang boss ko ay si Attorney Ating Chief Persida Acosta. Isang one-day boss ko siya. Isang araw lang. Noong kakapasa ko lang ng bar examinations, tumawag yung aking, si dating President Duterte, tumawag yung tatay ko sa akin. Sabi niya, nasaan ka? Siguro 1 week pa lang kakalabas nung results nung bar. Hindi pa kami nakapirma, hindi pa kami naka-oath as lawyers. Tapos sabi ko, kasama ko ang boyfriend ko. Sabi niya, po, magtrabaho ka na. Sabi niya, pumunta ka sa POW. Mag-apply ka doon. Mag-apply ka sa POW. So ako naman, sabi ko, sige, pupunta ako sa POW, mag-apply ako. So pumunta ako doon sa office, sa central office. Nag-request ako na makipagkita kay attorney Persida Acosta, and then sabi ko sa kanya, ma'am, mag-apply ako sa Public Attorney's Office. Sabi niya, sige, ito yung mga kailangan mong gawin. Ang dami yung mga listahan ng mga requirements
Tapos sabi niya, pag natapos mo nang itong lahat ng listahan ng requirements, sabi niya, bumalik ka dito dahil marami pang, may gagawin pang mga interviews para sa iyo. So sabi ko po, o sige po, ma'am, babalik po ako. Tapos hindi na ako bumalik. Kasi pagkatapos ko doon, hindi ko alam kung saan narinig ng aking dating law professor, tinawagan naman niya ako. Sabi niya, "Inday Sara, nasaan ka?" Tapos sabi ko, "Ay ma'am, okay na po ako kasi you know, nag-a-apply po ako sa public attorney's office. Ginagawa ko po yun, mahaba po yung listahan ng requirements. Ginagawa ko po pa isa-isa." Sabi niya, alam mo naman yung mga lawyers na mga babae na medyo may edad na, di ba? Sabi niya, "Po! Wag ka kay Persida Acosta. Wag ka doon." Sabi ko, kasi pumunta na kasi ako doon. Sabi niya, "Wag. Wag ka pumunta kay Persida Acosta." Sabi niya, "Pumunta ka sa Supreme Court. Doon ka. Doon ka magtrabaho. Puntahan mo si Justice Calliejo. Mag-apply ka doon kay Justice Calliejo." So ako naman, iniisip ko na kung anong gagawin ko. Dalawa na yung nagmumura. Sabi ko, sige, subukan ko mag-apply sa Supreme Court. Pumunta ako doon. Umupo ako. Sabi ko, "Justice, mag-apply po ako dito." Ganun din. Ito yung mga requirements dito sa Supreme Court. Gawin mo yan, tapos balik ka dito. And I ended up working as a court attorney in the office of, may he rest in peace, former Justice Romeo Calliejo Sr. So yun yung one day na nasa PAW ako. Kanina, ay kahapon. Sabi namin, kasi 2 days yung activity ninyo, sabi namin, pwedeng tawagan yung organizer ng PAW event. Kung anong oras, pwedeng dumaan doon at makapagbigay ng mensahe. Sabi sa akin, pwede kang dumaan anytime. Sabi ko, talaga, anytime pwede, wala silang, hindi, wala. Sabi niya, kasi kahit lunch nila ay working lunch, wala silang break, Inday Sara. So pwede ka dumaan doon. Tapos sabi ko, talaga, paano pag nag-CR? Sabi niya, hindi, kahit nakaupo sila sa toilet, nagtatrabaho lahat yan. Kaya huwag ka mag-alala, dumaan ka lang. So naisip ko, kaya pala ako sinabihan ng aking law school professor, huwag ako pumunta kay Persida Acosta. Dahil kahit nasa toilet ka, nagtatrabaho ka. Totoo yun? Working lunch daw, so anytime pwede. Sabi ko, tinanong ko siya kanina ulit dito. Sabi ko, "Ma'am, totoo ba na wala kayong break? Working lunch kayo?" Sabi niya, "Totoo, ganyan talaga." Meron akong mga classmates. Mga sis ko sa sorority na nasa public attorney's office. So may mga kaibigan din ako na nasa public attorney's office. At kapag tinatanong ko, sabi ko, "Oh, kumusta na kayo? Kumusta na si Chief Acosta?" Gaganon yun sila. Alam mo, hindi naman ako madaling kabahan na tao, pero pati ako kinakabahan pag kanina nung sinabi sa akin, kailangan mo na umalis. Kailangan mo na umalis. Kinag-aantay na si Chief Acosta. Kailangan mo na umalis dyan. Tapos pumunta ka na doon sa PICC. Tapos sabi ko, ha? Kailangan na ba umalis? Pati ako kinakabahan na. Naiwan ko earrings ko. Tingnan nyo. Pati ang relo ko, naiwan ko. Kanina pagbaba ko sa sasakyan, gumanon ako. Sa sobrang pagmamadali ko dahil nag-aantay na si Chief Acosta, naiwan ko ang aking mga accessories. Ganyan ang ating chief sa public attorney's office. Masipag.
masipag, magaling at palaban. Yan si Attorney Persida Acosta. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo, anong pangalan ng PAO? Persida Acosta Office. Ganyan kagaling. It is a pleasure to stand before you today at the 5th National Convention of the Rank and File Employees of the Public Attorney's Office. This momentous occasion serves as a testament to the unwavering commitment and dedication of the PAO in providing justice and assistance to the Filipino people. First and foremost, let me take a moment to exalt the Public Attorney's Office for the extraordinary work that you do, day in and day out, and even inside the toilet. The PAO, the organization that you all work for, stands as a beacon of hope for countless Filipinos who find themselves in dire need of legal aid and representation. Through your tireless efforts, your office has become a symbol of justice, ensuring that no one is left behind or forgotten in the pursuit of a fair and just society. I would also like to extend my heartfelt gratitude to the Public Attorney's Office for the invaluable assistance they have provided and continue to provide to the clients of the Office of the Vice President and the Department of Education. In times of uncertainty and challenges, you have consistently stepped up to the plate, providing legal guidance and support that has helped us navigate through complex issues concerning our constituents. Your dedication to public service has not gone unnoticed, and we, the Filipino people, are deeply grateful for your unwavering commitment. Kaya po ako nagpapasalamat kanina dahil gustong-gusto ko po na tumayo sa harap ninyo at magpasalamat sa serbisyo ninyo sa bayan natin. As we gather here today, let us be reminded of the core purpose of the Public Attorney's Office, to serve the indigent Filipinos. It is through your excellence in service that countless lives have been transformed, and justice has been rendered to those who need it most. Your unwavering commitment to upholding the rights of the marginalized is truly commendable. It is in this spirit that we urge you to continue to provide excellent services. May we all continue to work towards a society where justice knows no boundaries and where the rights of every Filipino are protected and upheld. Let us never waver in our pursuit of justice, for it is through our collective efforts that we can create a brighter future for all. In conclusion, I would like to once again express our deep appreciation to the Public Attorney's Office for your unwavering dedication and commitment to the Filipino people. Your selfless service has touched the lives of many, and we are forever grateful. Let us continue to stand united in our pursuit of justice, ensuring the rights of every Filipino, especially the poor, helpless, and defenseless, are safeguarded. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag tungo sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa pamilyang Pilipino. Shukran. Sa tuwing na may tapang para sa hustisya, Pilipinas, Pilipinas, isulong magandang bukas
kahirapan ay magwawakas.